Base sa pagsusuri ng NBI sa lugar na pinangyarihan ng umano'y shootout sa Atimonan, Quezon, posibleng hindi umano nagpaputok ng baril ang mga namatay sa loob ng dalawang sasakyan. Mula sa Atimonan, Quezon, may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Ivan, maaga pa lang kanina, binalakan na ng NBI Forensics Team ang dalawang SUV dito sa Atimonan Police Station. Kahit umuulan, tuloy pa rin ang kanilang bullet trajectory examination sa unang sasakyan. Ayon sa NBI, indicative na hindi nagpaputok ang mga nasa loob ng sasakyan base sa exit points dito nga sa unang sasakyan. Pababa kasi ito na hindi natural na tendency pag nagpaputok ka galing sa loob ng sasakyan. Masyado din daw malaki ang bullet holes kung primary exit ito ng bala. Base sa investigasyon, hindi rin daw nagbaba ng bintana ang mga nasa sasakyan. Kung sarado kasi ito, hindi babagsak ang bintana pag binaril. At kung ibinabaman daw ito, hindi na magkakaroon ng sapat na oras ang nakasakay na isara ito ulit kapag nagpaputok na ang checkpoint team. High-powered firearms din daw ang ginamit base sa blood spatter. Dahil high power at high velocity ang impact, ang tendency bumagsak agad ang dugo ng tao. Kaya sa carpet ng SUV, concentrated ang dugo. May kaunting mist-like patterns lang sa mga upuan, headboard at sides sa loob ng sasakyan. Sa initial count naman, nasa 195 bullet entry points na sa outer shell ang bilang ng NBI, kumpara sa 184 ng PNP Crime Lab. 37 naman ang kanilang exit points na bilang kumpara sa 91 ng PNP. Hindi pa naman nauumpisahan ang bullet trajectory examination sa ikalawang sasakyan. Samantala, pagkatapos ng reenactment sa crime scene noong Martes, nakakuha rin ng 4 na slugs ang Commission on Human Rights Region 4 sa kanilang investigation. May nakuha rin silang brown na sapatos sa kanal. Naayon kay Director Jackie Degian ng CHR Region 4, kinumpirma na ng pamilya na pagmamayari ng napatay na environmentalist na si Jun Lontok. Ivan? Maraming salamat, Mav Gonzalez.